Paano protektahan ang Google AdSense account sa pagkaban? Ang Google AdSense ay isang ad network na maaari mong gamitin upang magkaroon ng ads ang iyong mga blog. Magkakaroon ka ng mga benefits kapag na-monetize ang iyong website sa pamamagitan ng Google AdSense. Hindi mo kailangan magbenta ng kahit anong produkto upang kumita sa Google AdSense. Maaari ka mag-apply dito kung sa palagay mo ay may maibibigay kang kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyong mga manonood. Hindi mo kailangan ng technical knowledge upang magamit ang mga ads ng Google AdSense sa iyong website. Maaaring ipasadya ang mga ads ayon sa disenyo ng iyong website. Bukod dito, nagbibigay din ito ng pinakamahusay na rate ng CPC sa mga blogger. May mga pagkakataon na matapos ma-approve ang iyong Google AdSense, ito ay nababan. Tatalakayin natin ngayon ang ilang mahalagang tips kung paano mapoprotektahan ang iyong Google AdSense account mula sa pagkaban. Una, iwasang humingi ng clicks. Maaari kang kumita sa tuwing may mag-click na mga ads sa iyong website. Ngunit sa kagustuhan ng webmaster na kumita agad, nagre-resulta ito sa paghingi ng tulong sa mga kaibigan at miyembro ng pamilya upang i-click ang kanilang ads. Itinatala ng Google AdSense ang lahat ng iyong mga click sa internet at sa pamamagitan nito ay maipapakita ang mga sponsored links sa iyong website. Kung kaya't unethical na manghingi ng click sa iyong mga ads, tandaan lamang na huwag gamitin sa mga sponsored links ang click here button upang huwag isipin ni Google AdSense na desperado ka na para makakuha ng mga clicks. Ikalawa, huwag gumamit ng mga bawal na content. Ang lahat ng content na gagawin ay kailangan naaayon sa guidelines na inilabas ni Google. Kaya kung ikaw ay isang blogger, laging isaalang-alang ang mga guidelines na ito habang ginagawa mo ang iyong content. Kapag ikaw ay lumabag, hindi ka maaaring maglagay ng ads sa iyong blog. Kung mayroon kang violation, maaaring iban ni Google AdSense ang iyong AdSense account. Maaari mong basahin ang guidelines na ito sa Content Policies page ng Google. Ayon kay Google, hindi pinapayagan ang pagkakaroon ng violent content sa mga blog. Bukod dito, dapat mo ring iwasan ang mga adult content o mga content na naglalaman ng racial discrimination. Kapag na-detect ni Google ang ganitong content sa iyong website, agad nitong i-disable ang iyong AdSense account. Ikatlo, iwasan ang copyrighted at gambling content. Kung ikaw ay may copyrighted content, huwag mo nang asahan na papasukin ito ng mga advertisers. Subalit kung ikaw ay may legal na karapatan para ilagay ito sa iyong website, walang makahahadlang upang pasukin ito ng mga advertisers. Samantala, hindi naman pinapayagan ni Google ang mga ads sa gambling website sa ilang mga bansa. Dahil hinihikayat ng mga gambling websites ang mga tao na tumaya o sumugal para kumita. Kaya't kung ayaw mong maban ang iyong AdSense account, iwasan mo ang mga copyrighted at gambling content. Ano nga ba ang mga proseso ng pag-aproba ng Google AdSense? Paid traffic. Merong iba't ibang paraan upang himukin ang karamihan para sa paid traffic sa iyong website. Isang unethical na gawain kung gumagamit ka ng paid traffic sa iyong blog na pinagana ng Google AdSense. Dahil sa unethical na gawain ito, kung kaya't maaaring iba ni Google AdSense ang iyong AdSense account. Gayunpaman, may mga tamang paraan upang ipromote ang iyong blog. Halimbawa, maaari mong ipromote ang iyong blog sa pamamagitan ng Google AdWords, Reddit, StumbleUpon, at Facebook. Kung ginagamit mo ang mga teknik na ito, ay siguradong hindi ka lumalabag sa guidelines ng Google AdSense. Huwag gumamit ng Google AdSense sa unsupported language. Hindi lahat ng language ay sinusuportahan ng AdSense. Kapag nakuha mo na ang approval ng iyong AdSense account at ginamit mo ito sa isang unsupported language, ay maaari kang iban ni Google AdSense. Karamihan sa mga users ay gumagawa ng mga content gamit ang supported language upang ma-approve ang kanilang account. Pagkatapos nito ay itinatranslate nila ang language ng kanilang blogs. Kapag na-detect ni Google ang iyong gawain, ay permanente na nilang i-disable ang iyong account. At kapag nangyari ito, hindi mo na may translate ang iyong blog mula sa unsupported language o punta sa supported language. Huwag magpadala ng mga ads sa pamamagitan ng email.
Ang ilang mga blogger ay nagpapadala ng mga AdSense ads sa loob ng mga email. Karamihan sa mga tao ay ginagawa ito sapagkat ito ay naging kalakaran sa mga bloggers. Kung sinusunod mo ang kalakaran na ito, dapat mong malaman na hindi gusto ng AdSense ang ganitong uri ng activity. Bilang resulta ng aktibidad na ito, maaari nitong iban ang iyong AdSense account. Ang ilang mga bloggers ay gumagamit ng social media sites upang i-post ang mga ads na ito. Dapat din nilang iwasan ang ganitong uri ng aktibidad na maaaring maging dahilan upang i-disable ng AdSense ang iyong account. Iwasang baguhin ang AdSense ad code. Ayon sa ilang pag-aaral ng dissertation help firm, mayroong ilang mga bloggers at webmasters ang sumusubok na baguhin ang ad codes. Ginawa nila ito upang baguhin ang appearance, background at color ng ads. Sa tulong ng pagbabagong ito, sinusubukan ng mga bloggers at webmasters na mapahusay ang user engagement ng mga ads. At dahil sa ganitong uri ng gawain, maaaring iba ng Google AdSense ang iyong account. Gayunpaman, kung nais mong baguhin ang kulay at sukat ng iyong ads, maaari kang mag-generate ng bagong JavaScript code mula sa AdSense. I-copy at i-paste ito kung saan mo gusto. Huwag i-link ang iyong website sa copyrighted content. Bilang isang blogger, dapat mong malaman na ang paggawa ng copyrighted content ay maituturing na isang sumpa sa AdSense. Kaya't iwasan mo ito kung nais mong iligtas ang iyong AdSense account sa pagkaban. Maliban sa paglalagay ng link ng copyrighted content, kailangang iwasan din ang paglink ng racial o porn material, sapagkat ang mga ito ay labag din sa patakaran ng Google. Huwag gumamit ng ibang advertisements. Bukod sa Google AdSense ads, maaari mo ding ipakita ang mga ads ng ibang network sa iyong blog. Ang ilan sa mga sikat na advertising networks ay Infolinks, Vigilink, and Buy and Sell Ads. May ilang bloggers na nais kumita mula sa higit pa sa isang advertising platform at nagagawa nilang ipakita ang ads ng iba pang advertising network kasama ang AdSense. Kung gumagamit ka ng iba pang network ads kasama ng AdSense, maaari itong ikaban ng iyong account.